abide by broadcast laws and KBP rules. Huli ka ni Jojo Sibial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang inuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sibial. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga, magandang araw na Linggo ngayon. July na ho, July, sa buwan ng July ngayon, July 3, 2022. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. Magandang umaga, Mindanao. Jojo Sibial po, inyong lingkod sa umagang ito. Samahan ninyo ko sa kalahati kong oras na programa. Huli ka ni Jojo Sibial dito lamang ho sa DWBL 1242 kHz sa inyong mga kalapitan sa radyo. Pag-like, follow and share ho ng ating programa. Ngayong araw ho ng Linggo ito, alas 8 ng umaga. Dito lamang ho sa nag-isa at wala nang katulad na radio station ho dito sa Metro Manila. Mayong buntag sa kanang mga talibisay sa Mindanao. Diyos maray na aldaw mga Bigulanos. At magandang umaga, Metro Manila. May live tayo ngayon sa ating Facebook Live at magihong sa DWBL 1242 kHz sa radio AM band. Ngayon umaga, pag-usapan ho natin ito hong napakaganda hong balita ho para sa lahat, lalo na po doon sa 31 million, almost 31 million na bumoto at sumusuporta ho kaya President Bongbong Marcos o President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At ganoon din ho kaya Vice President Sara Duterte Carpio. Matagumpay po ang kanila pong nung nakaraang inauguration o thinking ho ni President Bongbong Marcos dyan ho sa National Museum. Pero siyempre, ho, marami hong natutuwa, may ilan naman din hong nalulungkot dahil yung kanilang manok, ho, hindi na nanalo. At may mga komento pa, ang ilan pong mga, sabi nga ho doon sa aking nabasa ho sa social media, sa Facebook, ho, pasok na mga basher. Yung iba ho, sabi ho niya, medyo may kahirapan lamang dahil nga distansya ho, ha, yung mga nanonood ng live ho doon sa inauguration at o thinking ho ni President Bongbong Marcos. Siyempre, ang iniisip po nila, ho, yung pong siguridad, lalo na po nandito pa rin po tayo sa panahon ng pandemya, kailangan ho yung social distancing, wearing of face mask, ha, yung mga, ha, yung sinasabi pong health protocols. Paki-comment naman ho sa aking mga viewers ho, at salamat po sa inyo. Ay, maraming salamat din ho sa
aming pong technician dyan sa technical side ng DWBL, Sir Dan, maraming salamat. At sa aking mga kasamahan ho, sa iba't ibang mga lugar, magandang umaga ho sa inyo. Lunes hanggang Biyernes ho, ha? Lunes hanggang Biyernes, ha? Lunes hanggang Biyernes ho, meron ho tayong programa ho sa ating pong Hulikan News Online, ha? Ha? Abangan ho ninyo yan, Hulikan News Online, araw-araw ho yan, Lunes hanggang Biyernes at sa Linggo naman ho, alas 8 ng umaga. Okay, magandang umaga, kasamang July Pudok. Yes, magandang umaga ng mga naging EOA itong napakalaking ako sa team dito sa mga alibrad at smuggling. At ngayon ay sinasagot dito yung commissioner ng Bureau of Customs na si Ray Jaren, si Atty. Amas, si Maniro, nakapag-opisa dito na isinaraw yung sasabing nasa likod ng smuggling. Pwede ba ta marami pa yung mga ibang mga important smugglers ang lahat dito, katulad nila ito sila David Dan Malayat at ito sila Joel Tevez o Jan Paul Tevez at ito si Jerry Tevez at ito yung mga smuggler na matagal na nga kumagala dyan sa Bureau of Customs. Ngayon na talaga pinapubuksan na natin sa letra ay ni Marcos ang kanyang ini-request sa ating pamahalaan na investigahan dito nga sa ating napakalaking smuggling na nagagalang sa ating pagkakatagal nito. At sa magdodyo ay isang pagpagsirap sa ating bayan na imbis na ipasok ito sa gobyerno para maraming trabaho ang kapabayan at patungawa naman ang ipupin. Ay ngayon, sinabi naman ni Marcos na isinus at walang buwang okay, maraming salamat kasamang July Pudo po, ha? Thank you so much. You know, ang balita ko ni July Pudo po, yung Bureau of Customs, ako lamang yung nagtataka. Sa dami-dami, binami-dami na hong mga presidente na ako pong naabutan, start ho ni President Ferdinand Marcos Sr. Hanggang ngayon ho, si, yung anak niya, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., halinawa po itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ho, ay matuldukan ho itong problema ho dyan sa Bureau of Customs, yan hong sinasabi hong mga katiwalian. Ang dami na hong umupuri yan. Meron na hong mga retired na mga sundalo, meron hong mga dati hong mga may mga congressman, mababata surya na naupo ho, at iba pang mga matataas na official, no, na highly unknown ho, kilalang-kilala ang kanilang mga pangalan, putok na putok ho. Pero palagi hong meron hong issue sa corruption, ho, katiwalian. Hanggang kailan kaya ito matuldukan ang ganito hong mga problema? Kaya nga ho, ako ho yung nalulungkot dahil nga ho sa issue na yan, alam ho natin gaano kaigpit ho si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o dating Pangulong Digong. Pero mayroon pa rin hong issue sa korupsyon. Hindi ko alam kung ano ho pa talaga dapat natin gawin sa mga ito. Yan ho isa sa masilan ng pwesto ho o ahensya ng gobyerno, itong Bureau of Customs, ang Bureau of Internal Revenue, ito pong Department of Public Works and Highways, Department of Education, at iba pa. Dahil itong aking mga pinabanggit ho na mga departamento, ito ho yung malalaki ho ang mga budget ho nito. Ang iba naman ho dyan ay sila ho yung collecting agency ho, itong iba, yung Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Nakakalungkot man isipin ho, pero dapat ho talaga ho magkaroon ho ng maayos ho, 101% o 100% ho, na matuldukan na itong issue ho ng korupsyon dyan ho sa binabanggit ho ng ahensya. At ayan ho, inilabas ho ng NICA ho, through dating Senate President Vicente Tito Suto, no,
yung mga issue ng corruption at sino-sino yung mga involved dito. Ay gusto, kailan kaya ito matapos, kailan ho ito matuldukan ang ganito hong mga problema ho sa issue ho ng corruption. At ako din po ay nagpapasalamat ho sa mga bayan ho na kung saan ho ang aking pong Hulita News team ho ay naglibot ho kahapon upang hong kumuha ho ng mga contact number ho ng bawat police station dyan ho sa probinsya ng Laguna na kung saan ho dinala ho, binisita ho ng aking mga kasamahan ho, yun pong Paiti Municipal Police Station, Paiti Laguna Municipal Police Station, at ganun din ho ang Santa Maria Municipal Police Station, at ganun din ho ang Mabitak Municipal Police Station, na kung saan ho nakakuha ho tayo ng kanila po mga contact number, cellphone number, para ho naman ho kung pagka ho may kailangan ho tayo sa kanila na nais natin iparating ho ng mga sumbong o hingi ng tulong ho sa ating mga kapulisan, ay ang timano ho matawagan ho natin sila o maipits man lamang. Kaya nga ho sinasabi ko sa mga magigiting natin pulis na nabanggit ng mga lugar, kinakailangan ho ng inyong pong police station ho, 24/7 ho, na naaktibo ho ang inyong pong mga contact number o yung inyong pong mga hotline dyan ho sa iba't ibang mga lugar. Dahil kapag ho sinerge nyo ho sa social media o sa Facebook o sa inyong pong social media account, no, ay hindi ho makikita ang inyong pong mga contact number. Nararapat ho bilang isa kayong public servant ho, kaya paging ho sa DILG ho, bagong secretary, si Secretary Binhor Avalos, na hitayatin ho natin na secretary na lahat ho ng mga tanggapan ng kapulisan throughout o nationwide ho, na magkaroon ho ng aktibo ho na numero para ho sila'y matawagan in case ng na may mga emergency na dumapo sa kanilang mga lugar. Maging sa barangay, mga barangay offices o barangay hall, maging dito sa Metro Manila, may ilan din mga barangay na wala hong linya ng komunikasyon. Paulit-ulit na lamang ho natin yan isinisigaw. Pero para hong di naman yata ho napakinggan. O kung napakinggan naman ho, parang manhid lamang ho. Kaya ho tayo ngayon ay umaasa ho sa bagong upo na Secretary ho ng Department of Interior and Local Government o DILG na ma-actionan po itong ating pong panawagan. At tayo lamang ho, tumutulong lamang ho sa ating pong mga public servant ho, through our public service. Ito, basa lamang ho tayo ng comment ho sa umagang ito ho. Sabi ho ni Ma'am Wayne Salardi, good morning Sergio at sa lahat ng tagas subaybay ng iyong programa. Salamat ho Ma'am Wayne Salardi. Hoy, live po tayo ngayon sa ating radio program ha, DWBL 1242. Ha, live po tayo ha. Salamat ho ha. Salamat po sa mga nakatutok may kumaga. Sabi ho nila, sobrang aga naman ang programa mo. Maaga pa ba yung alas 8? Tanghali na ho yun. Oh, kung araw ho ito ng Lunes ng Biyernes ho, oras na ho ng pasok ho ng mga empleyado. Tanghali na ho ito, kanya lamang ho araw ng Linggo ngayon. Siyempre ho, maaga ho sa mga nagpapahinga. Kaya binubulabog ho natin sila para ho tayo panoorin o pakinggan ho, ang ating programa. O yan, belated happy birthday pala sa aking kumari ha, kumari niya Gina Lunas. Thank you so much sa inyong pag-imbita. At balikan lamang ho natin ito ho ng presentasyon ho ng simple at traditional ho na inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Natuwa naman ho ako ang inyong lingkod dahil ho sa simple lamang, pero nakita ko ho yung first family ho ni Pangulong Bongbong Marcos sa first lady ho ha, at dun ho sa kanya pong tatlong anak. Puro lalaki ko lang anak dito, yung Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ko, kanila po na kanila hong kasiyahan o kagalakan sa mga taong taga-suporta ho nila. Ang buong bansa, maging ang buong mundo ho, yung ating makumbayang OFW. Marami ho na natutuwa. Dahil po sa kanya po mga magaganda ho na speech, sabi nga ho ng nanay ko,
wala naman doon sa ibang naligo na pinakamagaling ho, magtalumpati na Pangulo ay si, bukod tangi si Pangulong Bongbong Marcos lamang. So sabi ko, sige ka, baka mamimiss mo si Pangulong Duterte yung kanyang pagmumura. Sabi niya, hindi naman. Kasi nga ho sa buong kasaysayan ng Pangulo ng Bansa ay si Pangulong Bongbong ang kakaiba. Okay, pakicomment lamang ho para mabasa ko po inyong mga pangalan. Hindi ho lumalabas din sa aking screen ho yung aking mga tagapanood. Salamat po sa inyo, sa inyo pong pag-like, follow and share. Salamat po sa inyo. At balikan lamang ho natin ito ho nga ating pong isaw sa mga nakikita ho natin no, sa ating pong kapaligiran. Ano? Sabi ko nga, ako natuwa ho, kaya nga sabi ko doon sa mga pulis ho, ano, mga nakausap ko, hoy, maraming salamat din pala ho, baka makalimutan ko ha, John Dumigil, ang aking kasamahan. O, noong nakarang Wednesday ho, morning ho yan, pumunta ho kami sa Aviation Security Group ho, o ABSI Group, ho. Dyan ho sa Gate 1 ho, Crash Gate, tawag ba nila doon ha, sa Gate 1, dyan ho sa NAIA. Pumasyal ho kami, nagkaroon ho kami ng courtesy visit ho, kay Police Brigadier o Police General, Brigadier General ha, Andrew Dizon, ha. Siya ho ang director doon sa departamentong yan o ahinsan yan. Siya ho ang director si Police Brigadier General Andrew Dizon. Salamat po sir sa inyo pong merienda. Salamat po sa inyo pong pagtanggap ng aming kasama. Lalo na po yung anong programang Huli Ka ni Jojo Sibial sa DWBL 1242. At ganun din ho, yung Huli Ka News Online. Thank you so much, sir. Ha? General, sa inyo pong pagtanggap. At ganun din ho sa kanyang mga tauhan. Kaya Major Villaforte. Thank you so much. At sa iba pa ho, hindi ko nakuha yung kanilang mga pangalan. Pero napakagalang mga pulis oron. Alam mo ba ninyo, nung kami ho'y nasalami habang naghihintay ho na kami paakyatin, doon sa opisina ho ni Director Andre, General Andre Dizon ho, ha? Abay, tuwing may dumadaan ho ng mga police uniform ho, o maging civilian ho, titigil ho sa aming kinaupuan at babatiin ho kami. Binabati ho kami ng magandang umaga o magandang araw. Kakaiba ho eh, ha? Na-appreciate ko po yung kanila pong simpleng greetings ho. Yun ho ang nakikita ko na isa hong tunay na public servant. Magalang ho ang ating mga kapulisan ho roon. At yung kanila pong information officer ho, abay ho, almost na 12 years na ho siya na nagsiservisyo bilang pulis ho ng Aviation Security Group. Napaganda ng opisina ho ni General Andre Dizon. Salamat din ho dito. Binigyan ho tayo ng ito ho, binigay ho sa akin. Thank you so much ho nito, ha, General. Ha. Ayan ho, kung nakita ho ninyo. Balikan ko, ito, tingnan nyo. Teka, hindi yata nabasa na mabuti. Ayan ha. Okay, thank you so much ulito. General Andre Dizon ho, ako may lagayan na ho ko ng tubig para doon sa aking sasakyan. Thank you, siyempre ho, maraming salamat din ho doon sa Grab driver ho, na nagkaligaw-ligaw ho kami, pero naabot din namin ho na, narating din ho namin ang opisina ho. At siyempre, pag-uwi namin, hinatid ho kami kanila po ng patrol palabas para, kasi medyo may kalayuan ho galing sa opisina hanggang doon sa may asakayan ho. Thank you so much ho doon sa pulis ho na nagatid sa amin. At lalo na ho nung kami hinagharap ng taxi ho na masakyan, yung pulis ho ang pumara. Thank you so much ho sa inyo, mga sir, mga ma'am. Mabuhay kayo. Kanawa ho itong si... Brigadier General Andre Dizon ho. Bao po itong bilang regional director ho. Magaling ho ito at talaga ho maayos. Ito pala yung staff officer ho, Special Action Force ng Philippine National Police. At napaka small word lamang ho dahil yung kilala ko Colonel Damaso ho. Risty Damaso ay sina ho isa lamang po balang pinanggagalingan ho. Kaya thank you so much ha. Maraming tayong kaugbang ng mga courtesy visit ho sa iba't ibang mga opisina ng kapulisan. Salamat po sa inyo. Alam ko ba itong buwan ng July ho, ay may mga rigo doon ho sa mga iba't ibang mga posisyon sa kapulisan.
bago po tayong pangulo naman siya, ang ating pong 17th president ho, ng bansang Pilipinas, Republika ng Pilipinas, sa katauhan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o mas kilala ho sa Pangulong Bongbong Marcos. It's an honor ho at a privilege na isa ho tayo naging party ho. Ngayong linggo na ito, sobrang busy ho tayo. Noong nakaraan ho, isa rin ho tayo sa mga speaker ho ng isang paralan na kung saan ho, binigyan din ho tayo ng recognition ho, bilang Pangulo o Presidente ho ng samahan ho ng mga Parents Teachers Association. No, thank you so much ho sa Santa Catarina Elementary School, Caloocan City. Lalong-lalo na ho sa principal, napakabait, napakasipag, napakasupportive ho na principal, Ma'am Dina Busas. At sa lahat ng mga master teachers, aking mga kaibigan, pari, sa mga teachers ho, na mga, kung wala ho yung mga guro, ay wala ho ako rito. Hindi ho ako nakapag-aral. Diba ho? Kaya isa ho sa mga buhay na bayani para sa akin, ito po ang ating mga teachers. Bagamat hindi lang po silang ma-recognize, pero ako po sumasaludo po sa mga lahat ng guro. Kaya sabi ko sa ating pong munting kwento, sabi ko sa mga mag-aaral, maaari ba ninyong lapitan ang inyong nanay at tatay o ang inyong mga kapatid na nakakatanda o nakababata sa inyo? Ha? Mama, papa o mami, daddy, salamat po sa inyo. Ha? At sinabi ko rin ho sa kanila, lapitan nyo rin ho ang inyong mga teachers, ha? Ang inyong mga guro, ang principal ho, at ang lahat ho ng mga utilities na nagtatrabaho sa school. Pakisabihan ninyo na salamat po sa inyo. Di ba? Hindi ako nagpapasalamat ho. Dahil sila ho talaga naging giya ho. Kaya ho tayo narito. No? Kaya ho tayo nakapag-aral dahil sa mga guro. Sila ho yung pangalawang magulang ho natin. Ang ating po mga teachers, kaya makuha yung lahat ng teachers ha, sa buong bansa at mati sa buong mundo. Nag-ingat kayo palagi. Pero isa ho sa mga madalas kong nilalapitan, mga teachers, police, mga barangay official, kasi sila yung mapuron ho. Sila yung madaling lapitan. No, kapag ho meron kang mga kailanganin, whether to say thank you or meron ho kayong nice isumbong, no, sila ho yung mga tao na agad-agad yung malapitan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo. Ulit, salamat natin kasamang Judo Miguel sa inyo pong pag-assisti sa akin nung nakaraang Wednesday ho. At Thursday, tama ho no? Thursday, okay? Thursday, June 30 ho yun. Inauguration naman at of taking ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ganda ho, kung nakita ho ninyo, alam ko nakita ho ninyo yan. Napakaganda ho na kanya pong ano. Kanya po, napakasimple at maganda. Ipinakita ho yung mga iba't ibang klaseng mga empleyado ng gobyerno, mga kagamitan ng ating kasundaluhan at kapulisan, yung mga sikta ho ng mga manggagawa, ho, pumarada ho sila. At nakita ko ho si Pangulong Bongbong Marcos kung paano ho niya pasalamatan, paano ho niya ibinaba ang kanyang sarili, o kumbaga sinasaluduhan niya itong ating mga simpleng manggagawa, maging ang OFW, o ang ating iba't iba hong mga sekta ng mga manggagawa. No? Hello? Sino ba to? Yes, Jojo, sa iyo sa ating pagandang mga international police, ito sa San Jose del Monte City, 24-7 na pag-iingat nila sa bawat barangay at sa lugar at saan ay naging kasibig. Doon to ang incident. So, pangunguna ito ni General Palomo, ay na Kalil Palomo, na siyang hepe na nga sa ating luksyon. Kaya kasama na rin ito yung mga PNP multipliers, mga police hotline, citizen crime watch, balik at ang iba pang grupo, iba pang kaibayan, na supporter, na support na din sa ating mga police hotline, mga telephone.
Okay, salamat, salamat ng maraming muli sa yan muli ho, ang tinig ho niya kasamang Julay Pudok ho, ang ating pong bit reporter ho dyan sa probinsya ng Bulacan, ang maging ho sa Bureau of Customs. Napakatagal na ho namin magkasama ho niyan. Simula pa ho noong unang-una pa lamang ho tayo sa ating radio program. Hanggang ngayon ho, kasama ko pa rin ho si kasamang Julay Pudok. Isa ho sa mga antigong reporter ho ng programang Hulika News Online o Hulika ni Jojo Sibian. Sa kabilang nahintilan pa ho kami sa DWSS 1494 ho, kami ho'y magkakasama na ho niyan. Mabuhay ka at mag-ingat ka palagi ha, kasamang Julay Pudok. Okay, balikan lamang ho natin. Ito ho nga pinag-usapan ho natin. Tungkol nga dito sa katulad ho niyan ha. Opo ho, bilang sekretary ho, itong si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture at isa ho sa panawagan ho natin. Ito pong mga smuggling ho, itong corruption ho, maging sa Food and Drug Administration ho, dapat ho ma-review ito ni Pangulong Bongbong Marcos. At sana ho matutukan din ho itong, alam kong ginagawa naman ho ng Food and Drug Administration ang kanilang trabaho. Pero minsan ho, napakahirap ho talaga, napakatagal. At anong panahon ni Pangulong Digong, hirap po silang ma-interview o malapitan, matanong man lamang kung bakit ho ganito katagal ho yung kanilang pagpuproseso ng mga certificate ng iba't ibang uri ho ng mga produkto na dadaan ho sa Food and Drug Administration. Dahil sa pagkakaalam ko, ito yung under ho ng Department of Health, pero ho ang pagkakaalam ko, dahil during the time ho Pangulong Noynoy Aquino ay under ito ng Office of the President na-interview ko doon director ho ng Food and Drug Administration dyan sa Alabang, Muntinlupa City na-interview ko ho, maayos naman, magaling naman ho, naliwanagan ho tayo, nalinawan ho tayo kung bakit ho ganun katagal ho ang pag-approve ho ng iba't ibang mga produkto maging yan naman ho produktong pagkain, iniinom o produkto ho ng pampaganda, sabon at iba pa, etc. Kaya magandang umaga din ho sa dating kasama ho sa General Parents Teachers Association ho, si Ma'am Roselyn Villa Senior. Sabi niya sa akin, Morning Press Jojo, more power to your FB Live. Salamat ho Ma'am Roselyn. At tayo din ho Ma'am ay live ho sa ating pong radio program dito ho sa DWBL 1242 ho. Salamat ho sa inyo pong pagtutok ngayong umaga. Yan ho, totoo lamang ho, marami ho talagang ahensya ho, na dapat sa talagang actually ho, na isaayos naman ni Pangulong Digong at sabi nga ho ni Pangulong Bongbong Marcos na isa ho sa pinakamarami hong nagawang proyekto ay si Pangulong Duterte. Siya mismo ho, nagsabi ho noon. Kaya alam ko ho na napakalaki din ho ng accomplishment ni dating Pangulong Duterte. Pero isa ho sa gusto ko sana, Pangulong Bongbong Marcos, ay yung mahimay-himay ho ninyo at maribisa ho ninyo ito po mga problema ho ng iba't ibang ahensya na para upang natutulungan na lamang ho ang inginan na. Katulad ho din sa Department of Agriculture, dapat ho ang national ho ay makikialam na ho kung ano ba dapat na mga produktong itatanim ho sa mga ganitong buwan. Sa ganitong mga lugar. Kasi ho, nangyari ho, pag nagtanim ho ng carrots ho, halos lahat ho nagtatanim ng carrots. Kaya sobra ho ang produkto, yung ani, halos ho hindi naman ibenta at andyan pa yung importation ho. Kaya dapat ho makita ho ito, itong ganitong mga problema.
Oh, Pangulong Bongbong Marcos. At alam ko, kayang-kaya ho inyo yan dahil kayo ho ang mismo nagsabing personal. Napansamantala ho, ikaw muna ang upo bilang Department of Agriculture Secretary. Pangulo na, Secretary pa. Ganun ho, kagaling ho ito si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi ko dun sa mga kritiko ho, ha? May suportahan muna natin. O, pagka nakita ho natin, alam naman ho talagang nagagawa o puro kwento lamang, kwento putsiro, may doon lamang ho tayo. Pumuna. O, hindi ho pwede hong puna ho tayo ng puna kahit mayroon naman ho nagagawa. Yung mama, ha? Sabi nga ho niya, isa ho sa mga nakita ho sa kanya, sabi niya, ang lahat ng aking mga katunggali, ako ho yung binabato at pinupukol. Pero ang aking ho sa kanila ay ang aking plataforma at ang sinasabi kong unity o unity, pagkakaisa. Minsan ho, hindi ko po na napakinggan ho, si President Bongbong Marcos na siya ho yung nagagalit o nagtatampun sa kanya ho mga detractors o sa kanya ho mga kritiko o sa kanya mga katunggali. Yan ho ang isang pangulo. Ha? Go-go lang, go. Parang Power Ranger, go-go lamang ho. Diba ho? Ganun ho dapat ang isang pangulo. Kung hindi ho kayo matitinag sa inyo pong kinatayuan at kinaupuan, ipakita ho ninyo sa taong bayan, dun ho sa inyong kritiko na nagkakamali ho kayo ng inyo pong inaakala. Diba ho? Hindi ho yung bubeltahan ho ninyo, inyong mga kritiko. Kaya kung nakita ko nung inaugurasyon ho, itong siya Pangulong Bongbong Marcos, nagulat ho ako sa kanyang facial expression. Wala ho ikaw makita sa kanya, puro ngiti, nangiti lamang kasama kanyang mga pamilya. Yung kanyang first family. Sa totoo lamang ho, ito, sabihin ko sa inyo, hindi po ako bumoto sa kanya, iba ho ang ibinoto ko. Pero nakita ko po sa kanyang sinseridad. At never ho siyang nag-isip ho ng, sabi nga ho nila eh, pag naupo ako ba, ayari ka sa akin. Wala hong ganun eh. Salamat ho sa inyo pong pag-like, follow and share ho sa aking Facebook page, Hulika News Online. Mali sa aking YouTube channel, Hulika News Online. At ganun din ho dito sa ating radio program ho, ha? Dito ho sa DWBL 1242. Hulika. Ha? Salamat ho sa inyo. Napakarami pa ho natin pag-uusapan. Pero bukas na lamang ho ng umaga ho. Ha? Umaga ho tayo bukas, alas 10 ng umaga. Tayo maglilipat muna ng oras. Sa umaga ho tayo at programa ho ng ating pong Facebook Live. Live streaming ho. Hulika News Online. At Julio Sibial. Para ho talakayin natin ang iba't ibang mga istorya o kwento o isyo. Okay, tingnan natin ang oras, kung anong oras na. Ha, okay. Ha, Sir Dan, thank you so much sa inyo dyan sa studio. Ha, salamat po sa inyo, sa inyo pong paggabay at pag-alalay ho sa aking pong programa. Mabuhay ho kayo dyan sa DWBL, ha. Paragon Plaza, building ho, Reliance Street, corner edge sa Mandaluyong City. Yan ho ang opisina ho ng DWBL. Ha? Salamat ho sa inyo. At tayo ho'y magpatugtog na ho ng tugtog. Okay, maraming salamat ho sa inyo. Daghang salamat, Visayas at Mindanao. Diyos mabalos mga Bicolanos. Maraming salamat, Pilipinas. Thank you, world. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. See you on next Monday. Same time, alas 8 ng umaga. At araw-araw ho, Lunes at Gabi, so sa ating pong Facebook Live. Hulika News Online, alas 10 ng umaga ho yan. Araw-araw, ha? Naglilipat ho tayo from 4 o'clock na hapon, gawin natin alas 10 ng umaga. Thank you. Bye-bye. Adios, amigos. Thank you so much, Sir Dan. Mabuhay
ang bansang Pilipinas. Suportahan na natin ang bagong Pangulo ng Bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bye-bye! See you! Ka ni Jojo Sibial, you have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang inuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sibial.